How important was integrity in choosing this senatorial candidates? Well, okay. Again, I'm not here to explain why Brother Mike chose those people. I've been with him for 13 years. Nakakausap ko halos araw-araw, naglalines kami. And I know where he's coming from. Laging may pag-asa ang pagbabago. Laging may pag-asa. Halimbawa, ang isang nagdusa na, nakakulong na. Okay? Nakawala. Nag-alukuli ng pagsisilbi. Ang ano niya, siguro natuto na yung mga yan. Diba? Hindi din madali makulong ng 5 taon, diba? So, ang ibig sabihin, yung he believes na nare-reform ang mga tao eh. The second chance? Yeah, of course. No, kasi the Christians. Was this the reason why he also endorsed Bong Revilla and Jenggo Estrada? Of course, for context, Bong Revilla was acquitted, but he was asked, or he was being asked to return a specific sum of money in the alleged pork barrel scam. And Jenggo Estrada is out on bail. The case is still pending. So that criterion that you mentioned, did that specifically apply to these two candidates? Why Brother Mike endorsed them? You know, it's so unfair for me to answer for Brother Mike, but I know where it's coming from. I know where he's coming from. Whenever we talk about people na nagkasala, nakasama rin ako, nagbabago eh. Okay? Hindi porket nagkamali ka na noon at nagdusa ka na, hindi ka na magbabago. I mean, kahit na paano, madaling kausapin yung kakilala mo eh. Tama. Mas madaling kausapin yung natulungan mo. Kasi ang gulo ng mga issues eh. So, kung natulungan mo ako halimbawa, dapat may nilalakad ka sa akin, mag-iisip ako ng maraming beses, nakakaya naman, tinulungan ako nito. So, yung influence niya is to use his influence to do good. So, basically, it's more pragmatic? Well, it's pragmatic in the sense because hindi naman niya kakilala yung mga ibang kandidato din eh. Mm-hmm. Yung mga ako, yung mga boboto ko sa 8-8, dahil nakausap ko sila eh. So, by the way, I'm just curious, who is included, who are included in your own list? Okay, well, si Tanyada, kaibigan kong tatay, kamag-anak ko yung nanay niya, and I promise na mother, boboto ko po yung anak niyo. Si Alejandro, when he visited us, I listened to him. I told him, alam mo, malaki ang future mo, kako. Medyo ayusin mo lang na masyadong kanan o kaliwa. Gubit na ka, no? And then, si Attorney Lawin Arellano, kasama kong nagkakap yan. Malayo siya sa survey. Pero boboto ko yan, eh. Dahil kakilala ko din, eh. I know what he stands for. He may lose, but iba yung kakilala mo kasi, yung alam mo yung paninindigan nila. Pero yung mga iba, mahirap. Si Neri Colmenares, binoto ko na nakaraan. Nag-usap din kami. Ako, boboto kita uli. So, we cannot accuse Brother Mike na nambabraso eh. I want to believe I'm one of the closest to him. So basically, his own political advisor will not be following the list. Well, of endorsements. Well, because he is not asking us to follow him.